matapos takutin ng Special Assistant to the President na si Anton Lagdameo ang mga mayor ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, nang hindi lamang nila sundin ang timunay ipinag-uutos ni Lagdameo at tila galing raw ito sa Malacanang, Governor Datu Pax Ali Mahunda Datu pinagbibitiw na ang asawa ni Don Zumeta dahil sa timunay pagiging demonyo raw nito. Ito ang trending video online ngayon kung saan hindi nakapagpigil ang gobernador ng Bangsamoro na si Governor Datu Pax Ali Mahunda Datu nang isiwalat nito ang tunay na ugali ng Special Assistant to the President na si Anton Lagdameo. Sa kanyang live video, pinatunayan ni Governor Datu na ang lahat ng di umunay pangungontrol at power tripping ni Lagdameo ay nakakabahala na, lalo tila pinipilit nitong saklawan ang desisyon ng mga mayor sa Bangsamoro para raw tila sundin ang mga di umunay utos raw ng palasyo. Ayon sa revelasyon ni Governor Datu, tila pinagpupunterya raw kasi ni Lagdameo ang mga mayor ng Bangsamoro at pinatakot pa raw na kung hindi susunod sa kagustuhan ng palasyo sa darating na eleksyon, tila pakakasuhan raw nila ang bawat alkalde sa nasabing rehiyon. Buwelta ni Governor Datu kay Lagdameo, ano raw ba ang tinutukoy nito at posibleng may mangyayari bang dayaan? Kaya tila pinupwersa nila ang mga mayor sa Bangsamoro para umayon sa kanilang kagustuhan. Ngunit dapat raw wakasan ang di umunay power tripping na ginagawa ni Lagdameo at ng mga taong dinamay nito matapos banggitin ang pag-uutos di umano ng palasyo. Ay mismo kay Governor Datu, dapat ay magkaroon ng malinis na eleksyon hindi lamang sa Bangsamoro kundi sa buong Pilipinas dahil nakasalalay dito ang kapakanan ng taong bayan. Huwag raw nilang impluwensyahan ang lahat ng mga rehiyon sa buong Pilipinas para lamang pumabor sa kanilang kagustuhan. Dahil kung tutuusin, wala na raw demokrasya kapag ginawa nila ito, lalo't pagiging diktador na raw ang pinaiiran ng ilang mga nasa gobyerno. Kaya't panawagan ni Governor Datu, bumaba na si Lagdameo sa pagiging Special Assistant to the President nito. Matapos ang revelasyon ng Governor ng Bangsamoro Islamic Region, tila binalikan ng maraming netizen ang nooy naging revelasyon ng well-known whistleblower na si Cathy Binag kung saan bukod sa di umunay pagdudurog ng droga ng asawa ni Don Zulweta, kasama raw ito sa Voltis 5 at tila may mga hindi raw talaga magandang ginagawa ang nasabing assistant to the president kung saan pati siya ay nadamay sa di umunay kademonyohan raw ni Lagdameo. Panoorin ang buong detalyadong balita kung saan isiniwalat ng governor ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na si Governor Datu Pax Ali Mahunda Datu ang tila pagpa-power trip ni Lagdameo matapos takutin ang mga mayor sa Bangsamoro para sumunod di umano sa mga utos ng palasyo. Dapat raw bumaba na siya sa pwesto. Narito't panoorin ang full video. Kaya kung may problema, si San Anton Lagdameo, huwag niya dalihin ang kanyang problema at kanyang interest dito sa Sultan Magalang Province. He has done a lot of mess in Maguindanao and in Bar. Huwag niya idamay ang Sultan Budrag. Huwag niya idamay ang mga peace-loving constituents natin dito na ang gusto lang ay magkaroon ng Sultan Budrag na tunay, na top-performing and competitive. Yun na naman ang aking gusto dito. That we showcase genuine and sincere love and services to the Filipino people. Kaya, if I were to give an advice, sana talaga, we are calling for the resignation of San Anton Lagdameo. I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. I hope that SAP will stop harassing the mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali ng isang bagong Pilipino. Natatakutin mo ang ating mga mayors. We are calling for the resignation of SAP Anton Lagdameo.
I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. I hope that SAP will stop harassing the mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali na isang bagong Pilipino. Natatakutin mo ang ating mga mayors, niharass mo sila, at sasabihin mo, kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, diba, dinadimdrop pa ang Pangulo, kakasuhan ka namin, tatanggalan ka ng bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong at paparade ka namin. Sir Anton is no longer representing the principles and ideas of the president. Being SAP, he must be an extension of the president. Extension not in politics, but in service. Dapat hintuin niya na ang mga yan. I really have no idea kung bakit biglang naging ganyan ang ating kaibigan. He was a very close friend. He was even a partner in many things. Pero bigla lang na nakapagsabi siya na ganito ganyan. Hindi pwede. Ang term na ginamit niya, putulan daw ang pakpak ng mga taga-Sultan Kudarat. Sabi ko, anong kinalaman ng Sultan Kudarat sa kanyang personal interest? I really have no idea whatsoever. Pero ang naging evident, dahil sa kanyang pinanggagawa, ay sinisira niya ang mga pamilya doon sa Maguindanao. Tinatakot niya mga mayors. At hinaharas niya itong mga kapamilya. At sinasabi niya na kaya niyang patanggalin kung sino man ang gusto niyang tanggalin. Sabi namin sa kanya, what an oppressor he is. Unjust person. Hindi siya befitting na maging SAP. Dahil he does not represent the principles of the president. When SAP's speaks, he thinks na as if sila lang ang sumusuporta sa presidente. Hindi niya ba nakita ang pagmamahal ng Sultan Kudarat para sa ating minamahal na Pangulo ay talagang matibay at napakalakas? It is as if na magsalita siya dun. Kagabi, sinasabi niya na ito ang partido ng presidente. E paano yung mga tao nandoon sa kanila? E paano yung mismo nakatulong sa ating Pangulo? Itong partido ng presidente, din yung mga kasama niya doon, nag Lenny Robredo at Isko Moreno man last election. At yung iba doon, tinakot lang. So I hope hindi niya makalimutan kung sino nga ba talaga ang nasa likod nila nung panahon na nangangailangan sila ng suporta hanggang ngayon. As I said earlier today, we are with the president. We are supportive of Bongbong Marcos. Sinusuport natin ang bagong Pilipinas. Ay, hindi lang namin maintindihan bakit si Anton, bakit siya nandyan. Gusto kong balikan kasi may nagpapatanong nito sa akin. Yung binalya ka ni Anton Lagdameo sa CR, hindi ko masyado na ano yun eh, na asundutan yung tanong doon. Pinapatanong nung ating mga viewers, nung binalya ka niya sa CR, di ba dalawang pagkakataon, yung una sinabi niya, oh, kung kailangan mo lang ng, you know, chuk-chuk, andito lang ako. At una, hindi niya nirespeto yung uncle niya, which is your partner. So gusto tanongin ng bayan, ano exactly yung binalya ka sa CR? Paano ba nag-start na gusto ka niyang, I'm so sorry, pero kailangan kasi malaman ng publiko, malungkot man ang naranasan mo, Miss Cathy, pero kailangan makita ng tao kung ano yung naganap. Kasi hindi ito biro. You are victim. Napanood ko yung vlog mo actually. You are a rape victim. Alam ko yung mga iba dito, hindi yun narinig kung napanood nyo yung video ni Cathy doon sa ano, sa third floor. Alam mo, naiyak ako doon nung kinukwento mo sa akin na you're a rape victim. Sabi ko sa kanya, you are stronger than me. So, masakit sa akin bilang mga sorry, sorry po. Yeah. Masakit sa akin na you know, you can talk about that later doon sa unang nangyari sa'yo. Pero nangyari na sa'yo when you are like 18, 19, na biktima ka ng rape. Then now, etong mga taong ito na like ni Anton Lagdameo actually, na binalya ka sa CR, alam ko malungkot. Ba't talhin mo kami dun sa moment na yon? Ano ba nangyari talaga dun? Yung ano kasi, parang, ako kasi, parang sabi ko nga, simula nung may nangyari sa akin, na-rape ako. Ano siya? Parang feeling ko wala nang magseseryoso sa akin. So uh-huh. Whoever is there, ano lang, parang, oh, mahal ako nito. Parang sige, pagsisilbihan ko to. Parang iyan na yon. Parang slave. Alam mo yung ganun, di ba? Uh-huh. Kasi iniisip mo yun na, oh, wala na eh. Wala na magsisilbihan. So, syempre, hindi naman ako nagka-boyfriend noon. Kahit iikalkalin nila, grade school, high school, never ako nagka-boyfriend talaga. So, nung nangyari to sa akin, na-shock ako. Kasi di ba, parang, hindi mo ina-expect na parang, you know, yung parang you respect them, then you thought, edukado, uh-huh. And chewin niya. Tapos parang, nag-CR ako,
Tapos sumunod siya. Tapos sabi ni... Tapos yun na, biglang lumabas ako. Biglang nagulat ako. Hinila na ako sa CR ng lalaki. Tapos naitulak ako. Alam mo yun? Para... Ano yung words niya? Nung tinulak ka niya? Wala, sabi niya... Sabi lang niya sa akin, come on, Kathy, come on. Sabi niya, I know naman that you like this too. So sabi ko, ha? Huh? Sabi ko, no. Sabi ko, tapos tinutula ko siya. Tapos, sobra siyang lasing eh. Sobra siyang bangag na lasing. Hindi ko na maintindihan kung ay, na. More on lang eh. Hindi ko alam kung... Kasi kapag kunwari, sobra kang high, dapat gising ka eh, di ba, sa cocaine. Hindi, alam mo yung ginagawa mo, malakas lang yung loob mo. So, nakakakilabot.